So yun nga, andito na naman ako. Subukan natin gumawa ng pandesal gamit ang kamote. Ang kailangan natin, bread flour, milk, itlog, kamote at butter. At saka yung fermented yeast. So unang gagawin mo, mix mo lang yung kamote, flour, milk, saka yung itlog, saka yung fermented yeast. Mix mo lang siya hanggang mag-incorporate. Yung yeast, fermentin ko siya ng 20 minutes para lalo mabuhay yung microorganism niya. Kasama ng sugar kasi yan ang pagkain niya. So pag nag-incorporate na siya, i-add mo yung butter. Saka mo naman siya ulit i-mix hanggang maging smooth. So andito na siya, no? Lagyan mo ng konting butter yung surface ng table mo para wag mag-stick. Wag dumikit yung dough. So kulang pa siya ng mix kasi baka mahirapan yung machine ko, kinamay ko muna, ano. So i-re-reach mo lang yung window paint test na tinatawag. Ito yun, no? So after that, i-re-rest mo ng 15 minutes. Okay? After 15 minutes, ito na siya. Cut mo lang siya na depende sa laki ng gusto mo. Ito 50 grams to, medyo malaki, ano. Tapos, after mo matimbang, then i-mold mo na siya. Ako gagawa ko ng pahaba at gagawa rin ako ng bilog. Tapos, lagyan mo ng breadcrumbs. Then, paalsahin. For about 1 hour or 1 and a half hour, depende sa temperature ng bahay nyo. So ito, pwede na siya, no? Pwede na siyang i-bake. Set mo muna yung oven bago mo siya isalang, ano? Kailangan ma-reach na yung temperature ng 200. Masyado mataas yan, pero kasi yung oven ko hindi gaano accurate sa thermostat niya, eh. So nilagay ko siya sa 200. So ito na siya, no? Luto na. Medyo dikit-dikit, eh. Wala akong ibang tray. There we go. Meron ka ng kamote pandesal. Okay, enjoy and bye.